In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we celebrate the solemnity of the Immaculate Conception. Coming together as God's family, with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I will do. And bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
On the Blessed Virgin, prepare a worthy dwelling for your Son. Grant, we pray, that as you preserve her from every stain, by virtue of the death of your Son, which you foresaw, so through her intercession, we too may be cleansed and admitted to your presence. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. After Adam had eaten of the tree, the Lord God called to the man and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten there from the tree of which I have forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman, "Why did you do such a thing?" The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all the animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and there shall you be all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. You will strike at your head, while you strike at his heel." The man called his wife Eve, because she became the mother of all the living. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous things. His right hand has won victory for him. Sing praise. Sing the Lord, and praise the Lord, for he has done.
A reading from the letter of Paul to the Ephesians. Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has bestowed on us in Christ every spiritual blessing in the heavens. God chose us in Him before the world began to be holy and blameless in His sight, to be full of love. Likewise, He predestined us through Christ Jesus to be His adopted sons. Such was His will and pleasure, that all might praise the divine favor He has bestowed on us in His beloved. In Him we were chosen, for in the decree of God, who administers everything according to His will and counsel, we were predestined to praise His glory by being the first to hope in Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Of the Lord, may it be done to me according
to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. The solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Mary conceived without sin. Sino ang pinagpili? Mary. Sino ang nagpili? Christ. Si Santa. Santa ang nagpili. Ang pinagpili ay si Maria nang walang mahin na kasalanan. At maliwanag po ng usap ay bahagi yun ng pagtugon. Kasi kumisan ang tao natin ito. Ito po ay pagamat every year ay sineselebrate natin bilang isa po sa mga holiday of obligations. Kaya lang, wapatak po na hindi civil holiday. May mga pasok. May pasok sa trabaho, may pasok sa paaralan. Hindi mo katulad na December 25 at January 1. Pero napakalaga po yung ginagampanan na dakilang kamistahan na ito na mahal na Birheng Maria ang ipinagdiin walang pahing ng kasalanan. Sabagat ito po ay higit sa lahat ay tumutukon sa isang malaking pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano-Katoliko. Sabi nga natin, ito yung isa sa mga doktrina ng simbahan na mahirap intindihin. Kaya nga po, noong Saint Bernadette ay tinanong kung sino yung nagpakita sa kanya. Isa po sa basihan kung bakit ito'y sinabi ang authentic, kasi ang sabi ni Saint Bernadette ay the Immaculate Conception. Yan ang sabi, I am the Immaculate Conception. Sabi din ang buto yun, ay hindi ko lahat ay nakakaunawa na tinatawag po natin na salitang Imaculada Conception. Pero ito yung bigyan natin ng pagpapalaga sa ating paghihilay nito, sapagkat yung mga ating opening prayer ay maliwanag na nagpapahayag kung bakit si Maria ay ginaguriang pinagdihin walang bahid ng kasalanan. So alam mo natin, tayong lahat ay mayroong kasalanan mana. Lalo tayo ay ipinagdihin walang, dahil tayo po natin pinagdihin may kasalanan, except Mary. Lalo tayo ay ipinanganak na may kasalanan mana, except Mary and Saint John the Baptist. Lahat tayo pinagdihin at ipinanganak nang walang, nang mayroong kasalanan mana. Yan po yung bahagi. Kaya nga po tayo pinilintas ng Diyos. Sabagat tayo ay may kasalanan. Bakit? Ay, yung ipinahayag mo sa unang magbasa. Yung pagkakasala ni Eva at ni Adam. Siguro, masasabi natin, why Mary is so special? Kung bakit siya ipinagdiin walang pahit ng kasalanan. Sabagat, katulad na po na ipinahayag sa pasimula ng
yung paglalagyan ni Jesus para sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Kinakailangan yung titirhan ni Jesus sa loob ng isyam na buwan sa sinamumunan ng isang babae ay kinakailangan maging malinis. Kinakailangan malinis. Kaya walang bahid ng kasalanan. Bakit? Ang ipanganak ay ang Diyos. Ang anak ng Diyos. Ang Mesiyas sa pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya kinakailangan ihanda ang sinamumunan na ito. At nagkataon na ang pinili ay si Maria. Sabi siguro lang niya na yun, nakakaingkin naman si Maria kasi siya'y walang pinaglihing. Siya'y pinaglihing o walang bahid ng kasalanan. Huwag ba tayo naingkin kay Maria? Bakit? Kasi this is not only for me. This is not only for me. At hindi naman na pwede lahat tayo. Ay siya magdadalang tao sa puntong na anak ng Diyos. There is only one. At nagkataon ang pinili ng Diyos ay si Maria. Huwag tayong maingkin kay Maria sapagkat huwag natin kalimutan na this one is not only for Mary. Kesa pinagbigyan ng unang bahay ng kumis ang kasalanan, hindi para sa kanya ito. Hindi para sa atin. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Maria, gawa na mabago pa siya isinilang sa daigdig na ito ay na alam na ng Diyos na ito yung kalooban ni Maria at kanyang tagamit ang misyon na ipinamamanig sa kanya ng Diyos. Kaya bahagi rin o na kung sa loob natin kalimutan yung tawagin po natin yung may mga special gifts tayo ay itinuturo din o sa atin na hindi lang para sa inyo. Halimbawa, ikaw ay genius. Akala mo, galing sa ikaw ay genius para lang sa sarili mo, hindi. It is for humanity. It should serve the whole of humanity. Ang biyaya na ibinigay kay Maria ay hindi lamang kay Maria. Alam ni Maria na ang kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos ay para din sa hinihintay na kaligtasan ng sangkatauhan na matagal nang hinihintay ng bayang Israel. At ito po, isang biyaya na kukusin po natin na yung biyaya na ipinagkaroon kay Maria ay napapakinabangan natin. Ano yun? Yung mawala ang kasalanang mana. Hindi nga lang katulad ni Maria. Kasi si Maria, nawala yung kanyang kasalanan bago pa siya pinaglihi. Tayo, nawala yung ating kasalanan, pero pinaglihi muna tayo na may kasalanan. Ipinanganak muna tayo na may kasalanan. Pero nawala rin ang ating kasalanang mana sa biyaya ng binyag. Bakit? Gawa ni Maria. Kasi kung hindi tinanggap ni Maria, hindi tayo maliligtas. Kasi hindi may mapangpanganak ang anak ng Diyos. Hindi siya makapag-aalay ng kanyang sarili sa krus. Bakit? Ay hindi man lamang siya may inaipanganak eh. Paano niya may ari ang kanyang sarili sa krus? Ay hindi pa siya naipapanganak. Na hindi pa siya nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. So, yung Immaculate Conception as a direct hand na makita po natin na ninais ng Diyos para tayo ay tunay na magkamit ng kaligtasan mula sa pagkakasala natin na minana natin sa ating unang mga magulang. Kaya bahagi yun ako sa ano ibinigay
sinasabing ng solemnity na ito sa banal ng pagdiriwang na ito. Una, ay ang kaliwanagan na kung saan ay tayo ay kayang patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa pag-aalis ng Diyos kay Maria ng kasalanang mana, maliwanag din po na kaya ng Diyos na tayo ay patawarin sa anuman uri ng ating kasalanan na itinudulog natin sa larapan ng Diyos may kapahal. Halito rin po yung binigyan natin ng nakaraang linggo, yung biyaya na ipinagkaloon ng buong may kapal. Pero binigyan lang natin ang pansin na yung sakramento ng baptism. Pero dalawa ngayon sinabi ko, sakramento of baptism and the sacrament of reconciliation. Kaya, ito yung una. Kaya ng Diyos na patawarin tayo sa aming mga kasalanan. Kasi kaya ng Diyos na receive ang kasalanan ni Maria bago pa siya ipinagbihin. Na kung tusin po ay dapat na siya ay mapahagin at gawa ng pagkakasala ni Eva at ni Adam. Pangalawa, ay hindi ko na masyadong bibigyan pa siya dapat nabigyan mo na noong pansin ng maraming ko yung sakramento ng awa ng Diyos. Pangalawa, ay hindi lang tayo pinapatawad sa ating mga binibigyan tayo ng lakas na ano, paglabanan ang kasalanan. Nung una ba, Father, ay hindi ba natin kaya paglabanan ang kasalanan? Hindi, no? Because before Christ, there is no salvation. We are doomed to damnation. Gawa ng pagkakasala ni Eva niya dahil kaya nga naliwanag na nakita ko natin ano yung image na ibinigay ko sa atin sa pagkakasala ni Eva niya dahil the doors of heaven were closed. The doors of heaven were closed. At may nakabantay na dalawang anghel. No one could enter heaven. Eh, bahagi ko. Kaya nung bahagi ng pagdirito sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, sa pasimula na ipinagkaloob na ni Jesus, ng Ama na sa langit, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesu Kristo, ang tugtog na anak ng ang Diyos, sa pamamagitan ng pagtanggap ni Maria at pagbibigay ni Maria kay Jesus, mga anak na siyang ating pinaghahanda ngayon sa Pasko ng Pagsilang sa December 25, ay ano, doon nagsimula yung pagliligtas ng Diyos hanggang may alay niyang kanyang sarili sa krus at siya'y muling mabuhay. Hindi lang tayo pinag-awal sa ating mga kasalanan ngayon, ano? Binigyan tayo ng lakas na paglabanan ang kasalanan. Kaya na nating paglabanan ang kasalanan. Kami, nakabukas na yung damit. Nakabukas na yung pintuan ng damit. So, ibig sabihin, hindi na ito yung panahon na kung tao sabihin natin yung tao ay maruko. Hindi. The grace of God is upon you. Kaya ka nang ipagsanggalang sa anumang uri ng pagkakasala. Bakit? Gawa ng kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mo nang labanan ang kasalanan. Mayroon ka nang kakayanan na paglabanan ang kasalanan. Bakit? Gawa na dumating na ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung bagay na kung saan yung makita po natin, no? At kung sasabihin po ng kasalanan, alam nyo, isa po sa mga bagay na kung saan ay pinamumulat sa atin, ay inuuna po yung element of shame sa unang pagbasa na kita po natin. Nung tinanong si Eva si Adam, sabi niya, bakit nyo nalaman na kayo ay mahubang? Kasi nagtago sila. Why? Nakita nilang sila yung part. Nandun yung elemento ng shame. Noong unang panahon, may
kami pumalakas pa yung elemento ng shame. So, pero bahagi ko yan. Pero nangayos ko bigyan ng pansin, kapag yung dulot ng kasalanan na ano, yung elemento na ano, nalokohan. Anong sabi ng mga ng Ebal ni Adan? Nung tinanong sila ng Diyos, Ama, anong sabi niya? The serpent tricked us. Niloko kami ng demonyo. Ganun po yung kasalanan. Nangisahan kayo ng demonyo. At nagpaisa kayo. Tayo galing na galing tayo kapag tayo ay naisahan. Galing na galing tayo kapag tayo ay naluloko. Sabi niya ay bahagi na kung saan ay makinita po natin. No? Kapag tayo ay naluko, it is like an insult. Pero yun, tinamayala kung yun ang ginagawa ng kasalanan. Akala natin, kapag tayo gumagawa ng kasalanan, tayo ay nasisiyahan. Tuwang-tuwa tayo. Halimbawa, may bagay na nakuha ka na hindi niyo. Ninakaw mo. Tuwang-tuwa ka kasi bakit? Nagkaroon ka ng pera na wala kang kapagod-pagod. Naluluwa ka sapagkat yung kapitbahay mo na ninakawan mo ay hindi niya malaman ngayon kung saan niya ngayon kukunin yung pera. At ikaw, wala kang kapagod-pagod kaya mga ngayong gagasusin. Pero later on, makikita mo na ano? Pagkita natin na later on, makikita mo na hindi pala ikaw yung nakaisahan. Naisahan ka rin. Bakit? Naisahan ka ng demonyo. Naisahan ka ng demonyo. Sa pag-aakala mo na ikaw ay niligaya. Hindi ka niligaya. Makikita mo na ikaw rin ay ito yung bagay na yung iyong ginawang kasalanan. Pag-usahan, kasi yun ang kaatiwan ng kasalanan. Magkakapalo ang kasalanan at kapahapakan. Hindi yung pwedeng mag-iwalay ito. Kaya, maaaring kapag ginagawa natin yung kasalanan, tayo naguluwa, pero literal na ano? You will come to a point na sasabihin mo sarili mo, niloko mo lang pala ang sarili mo. At yun po ay maliwanag na kung saan ay binibigyan tayo ng lakas na ako. Sabi ko nga, una, yung elemento ng pagpapatawad sa ating mga pagkakasala kasi inayahan natin, nalukoy natin yung ating sarili. Pangalawa, ay yung elemento na ang lalabanan natin na huwag tayong magkasala. Kasi bakit? Kasi mayroong lakas na galing sa awa ng Diyos. That is also one of the reasons kung bakit po pinili ng Santo Papa na sa araw na ito ay bubuksan din ang Door of Mercy sa Roma. December 8. Kasi bakit? Kasi yung December 8, yung kapistahan ng Immaculata Conception, ay makita ko natin na ano, yung ipinakita ng Diyos. Yung kanyang awa at pagkapatawad na ano, kaya nga yung patawarin sa nagpaguli ng ating pagkakasala. At hindi lang yung kaya bigyan ng lakas na ano, paglabanan ang kasalanan. Kahit na sa ating pagkatao. Ganon, ang dakilang awa at pag-ibig ng buong may kapag. At para rin po sa dagdag na inyong kalaman, mayroon tayong mga ordinary jubilee year at meron rin tayong extraordinary jubilee year. So far po, ito yung jubilee year na kung saan ay pinayagan ng Santo Papa na magbukas ang bawat diocese ng jubilee door of mercy. First time in the history of the church na ang bawang simbahan ay pwedeng maglagay ng Jubilee Door of Mercy. Binigyan ng kapangyarihan ng kanyang mga obispo. All over the world, at sabi mo sa inyo, sa ating diocese, may dalawa
Sa ibang diocese, mas marami. Yung isang diocese, yung diocese yung gumawa. Hindi lang dalawa, pito. Pitong parokya ang ginawang door of mercy. Putusin, napakaliit mong gumaka. Pero yun ang ginamit ng niya na kung saan ay pakadalaw. Para bigyan natin ang persi na kung saan ay ganoon pa lang yung awa ng Diyos. Kaya tinawag din po ni Pope Francis na ang Mahal na Mary Maria ay ano? Mother of Mercy. The Immaculate Conception is the mother of mercy. Because He is the mother of Jesus. Na ipinakita na ano, kaya kang patawarin ng Diyos at kaya ka bigyan ng lakas na labanan ang anumang uri ng kasalanan na pwede mong harapin sa daigdig na ito. Let us pray to our Heavenly Father who chose Mary from all eternity to be the mother of the Savior of the world. For our prayer, let our response be, hear us, O Lord. Hear us, O Lord. For the people of God, that through the help and intercession of Mary, who brought Christ into the world, they made His presence felt evermore in all sectors of human society. Let us pray to the Lord and say, Hear us, O Lord. For the nations of the world, who are now more keenly aware than ever of the need for unity and solidarity, that through the help of Mary, Queen of Peace, they may progress towards lasting peace and a real community. Let us pray to the Lord. Hear us, O Lord. For all who suffer, that they may find in Mary a true mother, let us pray to the Lord. Hear us, O Lord. For those who, after a life of crime or drugs, seek a way back to a decent life, that they may find helping and understanding people. Let us pray to the Lord. Hear us, O Lord. For ourselves, that like Mary, we may become ever more close followers of Christ. Let us pray to the Lord. Hear us, O Lord. O God, we are
humbly pray that with Mary, the mother of your Son, pleading for us to grant all that is for our good, these we ask you through the same Christ our Lord.